Sinabi ng Psalm 127 verse 3, all fathers should remember that children are a heritage from the Lord, and the fruit of the womb is a reward. The father of the family should do his best in caring, loving, and rearing his children pursuant to God's admonition to be an ideal father. Dapat ang isang ama ay maipadama sa kanyang mga anak yung dalisay at purong pagmamahal, tunay na pagmamahal sa kanyang mga anak. Because there is power in love. The first thing that the father should prove or can prove to his children of his love is by loving first the mother of the children. Dapat mahalin ng ama ang ina ng kanyang mga anak. At magiging precious yun sa puso ng kanyang mga anak. Maging mabuting ama, provider ka, at tinuturuan mo ng tamang prinsipyo, tamang philosophy sa buhay ang iyong mga anak. Teach the child or your children the right ways to go so that when they grow up, they will not deviate from them. Yung mga sinasabi sa Bible, katulad halimbawa sa Ephesians chapter 6 verse 4, ang sabi rin eh, you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the so-called training and admonition of the Lord. Napakahalaga na ituro natin sa mga bata ang pagkakilala sa Diyos. Magkaroon sila ng banal na takot sa Diyos. Pag nakakilala ng mga kabata, ng mga anak ang Diyos, wala nang gaanong maging problema ang pamilya. Sa mga kapwa ko magulang, lalo na sa mga ama, mahalin natin ang privilege na binigay ng Diyos sa atin bilang ama. Maging mabuti tayong asawa sa ina ng ating mga anak. Ito ang unang-unang natutuhan ko sa pag-aaral ko sa family, na kapag nakita ng ating mga anak na mahal natin ang kanilang ina, doon nagsisimula ang paggalang at pagmamahal ng mga bata sa kanilang ama. Pangalawa, ang isang ama ay selfless. Ibibigay mo ang buhay mo para sa iyong mga anak. Handa kang magsakripisyo. Mabigyan mo lang ng magandang kinabukasan ang iyong mga anak. Maging responsible father tayo. Kapag ang isang tayo naging responsible father, malaki ang pag-asa natin makabuo tayo ng isang ideal family. And an ideal Christian family is the foundation of an ideal strong nation. Kaya malaki ang matutulong nating mga ama in rebuilding our beloved nation that will eventually give the highest glory to our God. Again, congratulations to all fathers all over the world. Happy, happy, healthy, exceedingly victorious, blessed Father's Day to all concerned. To God be the glory.